Patuloy po ang aking kaklase, kaibigan, katrabaho at kay Senator Robin Hood Padilla ay natapos ko ang programa ito. Senator Robin Padilla, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, wala po kami dito. Muli sa lahat, sa kaibigan alam sa buong dagat ng Pilipinas, kay Senator Robin Padilla, at sa ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, mabuhay! Huya! Maraming salamat po, General. General Boycon, maraming salamat. Sabi ni Senator Robin, pwede ka daw spokesperson. Okay, very good. Maraming salamat, Kuya Robin. Bagong discovery po na ang hukong dagat ng Pilipinas, General Alvin Boydun. Okay? Seaman for Civil Military Operations, Aubrey Maha F. Magbano. Good morning, sir. May ilang so, naalala ko, sir, sinabi mo sa speech mo, maging example kami sa mga kabataan, and maging boses ng kabataan. Na-realize ko na kung ano yung pinaglalaban ng current generation, ang magiging affected nun is the next generation. So kung ano yung freedom na meron tayo ngayon, it is because pinaglaban tayo ng mga bayani natin noon and mga sundalo natin ngayon. We have Independence Day because of them. So, na-realize ko lang, sir, nung sinabi mo yun na importante yung pagiging reservist natin ngayon at yung ipaglalaban natin kasi kung ano yung iiwan natin, lahat yun para sa next generation, sa magiging anak natin, sa mga kapatid natin, at sa mga magiging kabataan. So, sa sandigang alab, sana manatili yung alab. Sana hindi lang dito, sana kung saan man tayo dali ng personal na buhay natin, maging isa tayo para sa bayan. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you, Gunso daw, Gunso. Next po, Seaman First Disbursing Clerk, Scarlett G. Odulio. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa Robin Hood Padilla, Captain Chavez, President Romel Escudero, Sir Jewel, Sir Tuble, at sa lahat ng hukong pandagat. Sa lahat ng batchmate ko, Miss MC Class 10 sa Liga Malab. Hindi ko rin alam bakit ako nandito, sir. Pero nung nakarating ako dito dahil sa employer ko po, for transfer of work, siguro ito po yung way or yung destiny ko po na makilala kayo at maging sa Philippine Navy Reservists. Ito pala yung purpose bakit ako nandito. Ayaw ko po nung una na matransfer po dito kasi sabi ko nga, yung work ko is more on mingling people. Hindi ako sanay na wala akong kausa. Pero dahil nandito po ako, masaya po ako at nakilala kita ng malapitan ko. Kasi sa una, tigil lang kita nakikita. Agit pa na ako, sir. Curious din ako nung meron akong nakita po sa fifth floor na merong recruitment po sa Philippine Navy. At the age of 52, hindi ko kalahin. Nandito ako ngayon at kasama nyo. Hindi alam ng pamilya ko na sumali po ako. Kasi hindi sila papayag. Ngayon, masasabi ko, proud sila sa akin, lalo-lalo na ang asawa ko. Siya pa ang unang nag-post sa social media, mga anak ko, pamilya ko,
Pero ako hindi po nagpo-post. Kasi ayokong ipaalam, lalong-lalo na sa boss ko na hindi ko ngayon na sumali ako. Pero dahil matigas ang ulo ko po, yung perseverance ko na sumali po at pasustunan ko po, nandito po ako ngayon, kasama ko kayong lahat. Maraming salamat po, kahit na marami akong pinagdaanan, takot, nadapa, nauntog, nahimatay, nabuhay pa po. At mabubuhay pa po muli sa mahabang panahon pa. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang guys, 126th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ako po si Scarlett Rodulio, Philippine Navy Reservist. Navy Huya! Yeah! Next course, Iman First Civil Military Operations, Roby Rose Cabay. Maraming salamat po sa Senator Roby. Maraming salamat po. At sa buong grupo ng Philippine Navy, maraming salamat po. Alam niyo po, matagal ko na pong nangangalaw mga uniform personnel. Pero dahil hindi po ako nakapag-aral ng college, nawalan po ako ng pag-asa na hindi ko na po naiisip pakapasok sa ganito. Ngunit nung nalaman ko po na open ang application para dito, naisip ko na po agad mag-apply. Pero meron pa din pong agam-agam kung kakayanin ko ba ito at paano ang aking trabaho. Napakabait at napakahiwaga po ng Panginoon dahil nagbukas siya ng pag-asa at pagkakataong matupad ko po iyon. Naniniwala po ako na managbunga ang pagsali natin sa training na ito dahil nagawa at talampasan natin ang mga inaakala natin hindi natin kayang gawin. At taubog tayong mga training sa kung ano ang dapat hangarin ng samahan na ito. Maraming salamat po, Senator Robin Padilla, sa pag-organize ng course na ito, Capsales, pagkakataong binigay mo sa amin. Patuloy po natin paglikuran ng ating inang bansa, maligayang larawan ng kalayaan sa ating lahat. Salamat po. Thank you, ma'am. Ayan ang last na. Ang pinakamali ko kong tatawagin para sa araw na ito. Kilala ko to. Last but not the least po, Seaman First Civil Military Operations. Nadine Montenegro Hota. Maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Senator Robin, magandang umaga. Sir Sales, Press. Salamat sa buong ECMC. Unang-una for your friendship, your love and support that you have shown me. Press, ito ang unang-una nagparamdam sa akin ng warm at ibay. Sa ating mga sirs, maraming salamat sa tiyaga at pasensya, lalo na sa kapulitan ko. Sa aking utol, Senator, ikaw ang salarin. Ikaw ang dahilan kung bakit using at using ng ECMC. Dahil sa paniwala mo sa akin na magagawa ko mga bagay na kahit kailan hindi dumaan sa isip ko. Pero dahil sa iyo at sa puso mong nakakahawa, salamat ng marami. Tama ang tinext mo sa akin sa unang araw ng FTX, Tol. Maniwala ka sa akin, Tol, paglabas mo dyan, born again ka. Parehong-parehong binulong ng Diyos sa akin. Tama, Sen. Feeling ko si Superwoman ako. Dahil sa iyo, sa pamilya ko, sa bayan at lalong-lalo na sa Diyos, gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. I will not fail you. I will not fail my Gandhi. I may not have excelled in some physical challenges, but I found my victory on my mental, social, and spiritual being.
Takot ako sa tubig, sa heights, at kay Captain Salis. Pero sa ngayon, na-overcome ko lang po lahat. Nakita niyo sa Captain Salis, ayoko! Hindi siya kumingiti sa akin. At 52, a single parent, 8 kids, I have won, lost, and survived numerous battles in life. I came into the Philippine Navy doubting myself, but now I have never believed in myself more than ever. Because of this training, now I know what I am capable of doing, not only as a mother, a woman, a Christian, an employee of the Senate, but now I find myself with so much pride and honor being a part of the Philippine Navy, standing beside all of you honorable men and women. Sirs, saludo po ako sa inyo. Salamat kasi alam ko kung kayo ang magtatanggol ng bukas para sa aking mga anak, sa aking mga apo, alam ko na sa mabuti tayong kamay. I salute you all, sirs and ma'am of the Philippine Navy. Salamat sa dangal. Let me share this quote with all of you. At the end of the day, it is not the number of years you have lived, but how you lived your life in those numbers of years. I am living my dream. Happy Freedom Day. To God be all the glory. Kuya.